Hello guys and welcome back to my channel. My name is Gibbs and to this video pala ipapakita ko lang sa inyo ang iba't ibang uri ng halamang gamot sa aming tahanan. Kaya kung bago ka sa aking channel, don't forget to like, subscribe and press the notification bell para ma-notify ka sa aking mga bagong videos na i-upload. Kaya wag na nating patagalin guys, tara na! Ang oregano ay isang uri ng halamang gamot at isa sa mga kilalang pampalasa o herb na karaniwang ginagamit sa mga lutuin. Ito ay maliit lamang na halaman na gumagapang, ang dahon ay mabalahibo at makatas, at may bulaklak din na kulay lila. Kilala ang angking amoy ng halamang ito kung kaya't karaniwang ito'y pananim sa mga taniman at ginagamit na pampalasa. Madali itong tumutubo saan mang lugar sa mundo, partikular na sa India at sa mga bansang malaya. Mga tradisyonal na gamit ng oregano. Number 1, nakakapagbigay ginhawa sa ubo, sipon at lagnat, lalo na sa mga sanggol. Number 2, nakakapagbigay ginhawa sa sore throat o pharyngitis. Number 3, gamot para sa mga pigsa at pananakit ng kalamnan. Number 4, iba pang tradisyonal na gamit ng oregano. Gamit sa UTI, sa sore throat, sa sakit ng tiyan. Ang sambong ay isang mabisang halamang gamot para sa sakit sa bato dahil ito ay isang sikat na diuretic at nakakatulong para mapaunlad ang kakayahan ng katawan sa pananatili ng tubig. Ang saan nagawa sa sambong ay kapag ininom ay tumutulong sa katawan na umihi ng marami para maalis ang sobrang tubig at asin. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita ng mataas na asin sa katawan ay isa sa mga pangunahing mga sanhi ng high blood. Ang sambong ay ang tanging halamang gamot na inaprubahan ng Philippine National Kidney and Transplant Institute bilang halamang gamot para sa sakit sa bato na may kakayahan ng pabagalin o maiwasan ang renal failure. Ang sambong ay kilala ring halamang gamot para sa bato sa kidney. Ang Department of Health ng Pilipinas ay nagre-rekomenda ng pag-inom ng health supplement na gawa sa sambong bilang diuretic at para matunaw ang mga bato sa kidney o kidney stones. Number 3 ay kutsay. A vegetable known as nira in Japanese, bucho in Korean, and gacho in Cantonese. Its name is usually translated into English as garlic chips or Chinese chips. Sliced kutsay are cooked with tofu by Chinese-Filipino restaurant. Chopped kutsay are used in dumplings. Chinese chips, a popular Chinese medical herb, has long been used to treat fatigue, help control excessive bleeding, and as an antidote for ingested poisons. The leaves are applied to insect bites, cuts, and wounds, while the seeds are used to treat kidney, liver, and digestive system ailment. Tradisyonal na ginagamit ang tanglad o lemongrass bilang sahog sa pagluluto. Habang pinapabango at pinapasarap ng tanglad ang pagkain, pinalulusog din daw nito ang kumakain. Ilan lang iyan sa mga hinatid na benepisyo ng tanglad ayon sa pag-aaral sa halamang gamot na ito na may scientific name na Cymbopogon citratus at kilala din sa English name na lemongrass. Mula sa mga bansang India at Sri Lanka kung saan katutubong pananim ang Cymbopogon citratus, nadala ito at tumubo sa ibang parte ng mundo. Popular ito sa rehiyon ng Southeast Asia kabilang ang Pilipinas dahil sa iba't ibang gamit nito. Tradisyonal na ginagamit ang tanglad bilang sahog sa pagluluto dahil sa taglay nitong bango at lasa. Ang puting parte at kadalasang hinihiwa ng pino at hinahalo sa lutuin dahil malambot ito kumpara sa burning parte. Pero may mga cook na ginagamit ng buong bungkus ng tanglad para tumingkad pa ang lasa at halimbawa ng tinulang manok. Alinsunod sa traditional medicine, pinapainom ang tsaang tanglad sa mga sumusunod. May problema sa pagtulog, pamamanas, panunaw sa tiyan, pagiging balisa, pananakit ng ulo at muscles lalo na kung may menstruation ng isang babae. Makakatulong din daw ito sa pagbaba ng sugar at cholesterol levels. Mayaman ang tanglad sa vitamin B1, B2, B5, B6 at folate, maging sa minerals ng potassium, manganese, iron at calcium. Ang vitamins na ito ay kailangan upang makagawa ng katawan ng energy at red blood cells. Napakahalaga nito lalo sa mga buntis, sanggol at kabataan.
Kilala natin ang sabila o aloe vera bilang pampalago ng buhok. Ngunit alam nyo rin bang nakakagamot ang aloe vera ng paso o burns? Kaya nang tilamsik ng mantika, nagpapakinis dito ng kutis at bukod sa lahat ay nakakagamot din ng sugat. Base sa pag-aaral, gagamitin lamang ang katas ng dahon at ipahid sa balat na natilamsikan ng mantika. Gamit din ang katas para ikuskus sa anit at mukha. Maaari rin gamitin ang katas ng dahon bilang gamot sa sugat. Isa ang aloe vera sa mga sakit tulad ng balakubak, paglalagas ng buhok, pamamanas, pagtatae, paso, sugat, sore eyes, psoriasis. Ang dahong Maria ay may dahon na kulay green at matutulis ang dulo ng mga dahon ng halamang ito. Ang mapait na katas nito ay may magandang dulot sa ating katawan. Ito ay may refreshing mint smell. Tumutubo ito kahit saang lugar. Ginagawa din itong household ornament plants ng iba. Benefits of damong Maria: sedative, anti-fertility, ikbolic, purgative, tonic, anti-inflammatory, anti-tumor, antioxidant, anti-spasmodic, antimicrobial, insecticidal, antimalarial, antifungal, diuretic. Makakaramdaman na maaaring malunasan ng damong Maria bilang halamang gamot, ubo at sipon, lagnat at trangkaso, pampurga, scabies, kabag, sakit ng tiyan, pampaligo ng bagong panganak, high blood pressure, peptic ulcer, digestion, insomnia, stress, mental health, liver, dry skin, problema sa pag-ihi. Serpentina, ang halamang gamot para sa diabetes, sakit sa puso, sipon at trangkaso. Ang serpentina ay halamang gamot na kinikilala bilang hari ng mga mapapait. Bagaman hindi kaaya-aya ang lasa nito, ang serpentina ay hinahanap-hanap ng mga taong may sakit na diabetes dahil sa ito ay epektibong magpababa ng blood sugar. Ang halamang gamot na ito ay maaaring gamitin na siya lamang o kaya ihalo sa pagkain para mabawasan ang mapait na lasa. Ang halamang gamot na ito ay kilala sa Pilipinas bilang serpentin. Pero kung hinahanap mo ang serpentina sa listahan ng mga halamang gamot sa Pilipinas, baka hindi mo ito makita. Bakit? Kumisan kasi mas ginagamit ang pangalan ng sinta bilang kahalil ng serpentin. Ang halamang may scientific name na Andrographis paniculata, ang tradisyonal na halamang gamot na ito ay hindi lamang kilala dito sa atin, kundi pati na rin sa bansang Sri Lanka at sa kalakhang bahagi ng Southeast Asia. Ito ay popular sa ginagamit bilang halamang gamot para sa lagnat at trangkaso. Ang bunga ng bayabas ay mayaman sa antioxidant, mga bitamina, potassium at fiber. Bukod pa rito, ang dahon nito ay ginagamit bilang panglanggas ng sugat at gamot sa balat dahil ito ay may antiseptic, antibacterial at anti-inflammatory. Sa katunayan ay inirekomenda ito ng Departamento ng Kalusugan or DOH bilang halamang gamot. Ang bunga ng bayabas ay nakakatulong sa pagpabuti ng blood sugar kaya mainam ito para sa mga mayroong diabetes. Ito rin ay may taglay na lycopene na mabisa sa pag-iwas ng cancer at prostate sa suso. Mabisa rin ang bayabas sa pagkontrol ng pagtatae or diarrhea, paglunas sa gastroenteritis at pag-iwas sa constipation dahil sa antimicrobial na taglay nito. Sa halip ay napapabuti ng bayabas ang paggalaw ng bituka or bowel movement dahil sa fiber. Ang history ng luyang dilaw ay nagmula sa India, libo-libong taon na ang nakakalipas, bilang isang pampalasa o spice, o kaya naman bilang isang medicinal herb. Pero dahil ang focus natin ngayon ay may ilang proven turmeric health benefits, kung saan mapapakinabangan natin ang gusto ang paggamit ng turmeric o luyang dilaw. Simulan natin. Ang luyang dilaw ay may bioactive compounds na may powerful medicinal properties. Ang curcumin ay isang natural anti-inflammatory compound. Ang luyang dilaw ay nagpapataas ng antioxidant capacity ng katawan. Ang curcumin ay nakapagpalakas ng brain function at nagpapababa ng posibilidad ng pagkakaroon ng brain
disease. Ang curcumin ay nakapagpababa ng posibilidad ng pagkakaroon ng heart disease. Ang curcumin ay nakakatulong para makaiwas at magamot ang cancer. Ang curcumin ay maaaring makaiwas o magamot ang Alzheimer's disease. Ang curcumin ay nakakatulong sa mga may arthritis. At nakakatulong din ito ng kontradepresyon. Hindi biro kasi ang magkaroon ng sakit na diabetes. Bukod sa pagkakaroon ng iba't ibang komplikasyon ng karamdaman sa katawan, ay malaking pera rin ang gagastusin kapag naisugod sa paggamutan. Sa pananaliksik ng mayakda ng isang miracle plant mula sa bansang India, ang kanyang nasumpungan at ito ay tinawag na insulin plant na may scientific name na Custus igneus. Ang halamang insulin ay isang medical plant na may medical properties na kung tawagin sa bansang India ay Magic Cure for Diabetes. Napatunayan sa maraming pag-aaral na kaya nitong magbigay ng lunas sa sakit ng mga taong may type 2 diabetes na nagtuturok na ng insulin sa kanilang katawan para lamang bumaba ang kanilang blood sugar. The leaf of the plant helps is producing insulin and control the blood sugar levels of our body. Thereby, treating diabetes, it is now accepted and used widely as an Ayurvedic medicinal herb ayon sa pag-aaral ng Medicine of India. Ang malunggay o Moringa oleifera sa siyentipikong pangalan ay isang puno na maaaring magbigay ng hindi mabilang na mga benepisyo sa kalusugan. At ito ay mayabong na lumalago sa Timog Asya pati na rin sa ating bansa. Ang katanyagan ng punong ito ay kumakalat sa buong mundo at dahil doon mayroon din silang ibang tawag o termino para sa Moringa oleifera o malunggay. Pagdating sa mga pakinabang sa kalusugan, ang malunggay ang isa sa tinaguriang hari ng sustansya. Maraming mga produkto at suplemento ang umangkop sa nutrisyon ng malunggay upang epektibong mapangalagaan ang kalusugan ng isang tao. Number 1 ay mabuti para sa metabolismo, nagpapababa ng timbang, napakahusay na antioxidant, nagtataguyod ng malusog na katawan at balat. Isa rin sa tinaguriang functional food, nagpapabuti sa kalusugan ng bato, pinoprotektahan ang kalusugan ng mata. Ang malunggay ay may lampas 40 na antioxidant. Bibigyan ka ng malunggay ng maraming bitamina. Ang malunggay ay naglalaman ng higit sa 10 mga mineral. Ang malunggay ay may amino acids.
tumutulong upang mapanatili ang asukal sa dugo. Mayroon itong higit 30 na anti-inflammatory compound. Ang malunggay ay mahigit sa 10 phytochemical upang labanan ang cancer. Maaaring itong magpababa ng presyo ng dugo. Ang guyabano ay kilala dahil sa pinaka-healthy na prutas na maaari natin kainin para mapalakas ang ating kalusugan. Ang guyabano or sour soup sa Ingles ay isang maliit na puno na nagbubunga at kilala bilang isang mabisang alamang gamot laban sa mga sakit. Ang iba't ibang bahagi ng guyabano tulad ng dahon, balat ng kahoy at bunga nito ay maaari makakuha ng maraming uri ng healthy chemical na may magandang benepisyo sa kalusugan. Ang dahon ng guyabano ay isa rin sa napakalagang parte ng prutas na ito at karamihan sa atin hindi alam na ito rin ay may mga benepisyo sa ating katawan. Marami ang hindi nakakaalam na pwedeng inumin ang katas ng guyabano leaves at gawin itong tea. Bakit kailangan uminom ng nilagang dahon ng guyabano? Ano ang mga sakit na maaaring magamot nito? Number 1 is cancer. Number 2, UTI. 3, high blood. 4, diabetes. At 5, constipation. Ang atis o sugar apple ay tumutubo sa isang lugar na may tropical na klima gaya ng Pilipinas. Ito ay prutas na kulay berde at ang balat ay matigas na hindi pwedeng kainin. Pero ang laman nito ay maputi at matamis. Hindi alam ng karamihan na may maraming health benefits na makukuha sa atis dahil mayaman ito sa antioxidant at minerals gaya ng calcium, potassium, folate, niacin, magnesium, thiamine, vitamin C at vitamin 6 at fiber. Ang dahon nito ay may maraming benepisyong medicinal, maaari itong ilagay na direkta sa balat at may marami ding makukuha na benepisyo kapag ang dahon nito ay pakuluin sa tubig. Ito ang ilan sa mga benepisyong makukuha natin sa pagkain ng atis. Nakapagpababa ito ng blood pressure, nakapagpababa rin ito ng blood cholesterol, regular na regla, nakatutulong sa may arthritis, nakakaiwas ng hika, nakatulong sa maayos na pagbubuntis, at disinfectant. Ang sampalok ay isang malaking puno na karaniwang tanim sa mababang lugar at maging sa mga lungsod at bakanting lote. Karaniwan din makikita ang malalaking puno nito sa mga gilid ng lansangan bilang halamang ornamental. Ang mga dahon nito ay maliliit ngunit kumpul-kumpul kung tumubo, habang ang bunga naman nito ay maasim at pahaba at umbok-umbok. Karaniwang ginagamit ang bunga nito sa pampaasim sa lutuing sinigang o kaya naman sa minatamis upang makakain ng parang candy. Ang iba't ibang bahagi ng halamang sampalok ay maaaring makakuha ng maraming uri ng kimikal at sustansya na maaaring may benepisyo sa kalusugan. Mga sakit na maaaring magamot ng sampalok, lagnat, hirap sa pagdumi, hika. At nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe. Maraming salamat. Ayun guys, bali dito lang ako nagsasalita kapag intro ko. Maganda dito yung view eh. Ayan. Basta dito lang yan siya. Ayun guys. Kaya kung gusto mo ang video na to, don't forget to like and subscribe. Maraming salamat.